Yan. Okay, got it. Okay, Ma'am Grace. So, okay ka pa ba dyan? Parang naglalag ka. Yun. Buti di mo sinabi yung mag-monitor. Tilano tuloy, naglag si Ma'am Grace. Ma'am Grace? Ayun. Mahina kasi signal doon eh. Kasi naka-data lang yan siya na si Grace. Ayun, wala na. Ilang, mabalik. Humina lang natin yung signal. Okay, sabitan. Nasaan ba yung nakatoto? Okay. So, yan. Okay, so tuloy-tuloy na tayo para ano pala. Para direction na tayo sa natin sa awarding. Pero pagbalik ni Ma'am Grace, diba, so alam niya na anong gagawin, ha? Okay. Sige. So, ayan. So, ito na. Okay, mag-share screen lang ako para mabilisan tayo matapos. Okay. Okay, so syempre, di ba, ito na yung, o ito pala yung sa Sunday, di ba, sa weekly recognition. So, sa mga hindi po nakasali, di ba, ito po yung ano namin, ito po yung, yan, may record tayo, di ba, para makita niyo kung sino yung mga, may award na naman for this week. Di ba? And then, sa mga, kung hindi pa kayo nakasali dito, di ba, so, kailangan, may gagawin kasi, para ma-prepare everyday kayo, may ano, para sa every Sunday, diba, may award kayo. Diba? Kasi kung may award kayo sa every Sunday talaga, every week kasi ni, na nagkakaisa talaga lahat, diba? Kung palagi kang may award sa every Sunday natin, diba, may chance ka na masali ka sa RGS Expo na, ano, mga awards. Diba? Doon kasi sa RGS Expo is makilala ka lahat talaga. Lahat ng mga member natin dito, hindi lang Prime, kundi RGS Expo talaga. Diba? So sa mga nandito na nakasali na dati, di ba? So kung wala kayo ngayon, dapat next week andiyan na naman kayo. Di ba? So syempre ito na, dire-diretso na tayo, okay? So ito po yung ano natin, Team Payaman. Lahat ng mga nandito, ha. Yan, Team Payaman po tayo. Okay, and then syempre andiyan po tayo sa Prime. By maganda na yung ano natin, Prime International. Di ba? O sa mga nandiyan, ha, mag-ano na kayo, mag-ingay lang kayo sa chat box. Okay? Okay, mag-ingay kayo sa chat box. Okay, kasi hindi ko kayo maririnig. Okay. Ayan, so next, ito pa yung una nating awards natin is yung yung guest, di ba? Yung mga napapasok nila sa Zoom. Okay. So bali, sa 7pm natin na Zoom, di ba? Sa 7pm natin na Zoom, kung may mapapasok kayo na guest, di ba? Isa din yun sa may puntos ka. May puntos ka na doon. Diba? So, nire-record natin yan pagkatapos ng Zoom natin. Diba? So, iwan pala, ano yun eh? For example, na-invite mo, tapos na-invite mo na parang late na, diba? Parang nasa 4pm na na-invite ka sa 5pm. Tapos, busy siya. Tapos, 7pm siya bakante. So, diba? So, yung gagawin mo, ipasali mo lang sa Zoom. Dapat sa una talaga nakasali siya kasi andun yung orientation. Diba? Para makita niya, diba, kung gaano kaganda yung sistema natin, kung paano ba sumali. Diba, nandun lahat. Diba, tapos hindi lang ikaw yung nakikita, kundi lahat talaga, madami siyang makikita ba, yung mga coaches, mentors na magsasalita, diba? So may mga dagdag naman din yun na, ano, may kasamang training din yun. Diba? And then, yun, isa din yun sa mga ano talaga, kasi pagkatapos ng Zoom, doon mo na i-close din. Diba, hindi ka na masyadong nahihirapan, diba? Pinating mo lang Zoom, pagkatapos, kinuklose din muna. Diba? Pag na-close din muna, another puntos na naman yun. Diba? Mamaya, ito yung mga sinasabi ko,
may magano din nga may mabibigay ng mga tips. Kung sino yung may mga may awards ngayon this ngayon for this week. Okay? So, yan. So first ang ano natin ngayon is yung Zoom attendees, di ba? So ayan. O yan, ito pala. Ako pala pala mag-isa dito, di ba? So yan, so top Zoom attendees natin for this week. Okay? So ayan. So yun sinasabi ko talaga sa inyo, di ba? Yung pinasok ko si Grace. O yun lang, bali na-invite ko kasi siya pa, ano pa eh, 4 p.m. 4 p.m. Tapos sinabi ko sa kanya na may tapon sana yun, di ba? Tapos, ano, mahina din yung signal kasi malakas na yung ulan. Eh yung ginawa ko, sinachat ko siya ngayon, eh gising pa pala. Kaya yun, pumasok siya ngayon sa app natin, pero parang mahina din yung signal niya, di ba? So yun ang ginagawa ko, pag re-invite ko siya, sinasabi kasi niya na mahina din yung signal. Tapos, sabi niya na mahirap daw makapag-video call, kaya hinihingan ko ng number, tapos sinabi ko siya na may Zoom tayo ngayon. Okay, sinabi ko si 9 p.m. 9 p.m. ko yung sinabi sa kanya, tapos in-extend na natin kasi may mga FW natin na dapat makapasok din sila. Diba? Tapos yun, pinapasok ko lang sa Zoom. Yung first time niya pangalawang pasok pala niya to sa 6 p.m. mahina tayo yung signal eh, biglang nawawala. Yan lang yung gawin niyo, pag natapos niyo nang mapa-attend sa Zoom, tawagan niyo ulit. Ganun lang. Yeah. Ganun yung ginagawa ko. Basta pag ano talaga pa, kahit hindi right market niya, papasukin mo lang sa Zoom. Puntos yan eh. Diba? And next na ano natin, next na awarding naman natin, di ba? So palagpakan mo natin dyan. Okay, next awarding natin is yung top close dealer. Diba? Ito yung leader talaga na sa ibang grupo, di ba, na nanahimik lang, di ba, kinakayo yung mag-isa. Di ba, na sobrang humble, di ba, na sobrang napakasipag na tao. Di ba, tapos, ngayon, nagpuntos na naman. Di ba? So, ito yung ano natin, paspatid natin to. Wait nga. Sige, ito. Palagpakan muna natin dyan, mga kapatid. Okay, mag-ingay lang kayo sa chat box. Ayan, dami ng mga nag-chat-chat, ha. Okay. Eto na. Yun, oh. Yan ang top 1 natin ngayon. Oh, yan yung top 1 natin ngayon, di ba? So, tinawagan ko yan kanina. Di ba? So, ayan. So, yung gagawin lang natin, di ba? Magbibigay lang siya ng mga tips kung paano niya ginawa. Ayan. Palagpaka naman natin dyan. Okay. So, yung gagawin natin, spotlight muna natin yung may-ari ng award niya, na. Eto. Good. Admit ka nga, Coach Edison, ayan. O, di ba? Nakikita nyo? Edison, Mokeka. Who is that? Sino ba yan? Not me, that one? No, not you. Not me, that one. Okay, so yan. So, congratulations sa'yo, Edison Mokeka. Okay, kayo yung top 1 natin ngayon. O, di ba? Sa close dealer natin. Ayan. So, pabigay naman ang mga tips, Edison. Di paano mo ginawa, di ba? Ano ba yung mga iba't ibang ginawa mo dun sa mga kinu-close deal mo? Paano mo ba ginawa? Sige. Bakit ako lang? Pero yan, isa. Nasaan sila? Mag-iisa lang ako? Dalawa yan. Good evening, good morning lahat. Sa inyong lahat nandito, sino bang mga nandito? Lahat ng team, yan. Team na siyempre Upland, Superiors, yung Alas din nakapasok, L-Bolt. Siyempre, Opapo, wala pa rin. Basta sa lahat ng sub-team, congrats sa ating lahat. Yan. Thank you. Meron tayong award ngayon. Siyempre, ito lang may bibigay kong tip, di ba? Basta ano yun lang yung basic natin. Yan, the best yan yung basic. Tsaka may bago akong ano sa inyo ngayon, may bago akong ituturo sa inyo. Total na tayo-tayo lang naman nandito. Ito, bago to. Once na may prospect kayo, ano inyo ng program. Yan. Di ba? Yung pag sinabi, syempre, mag-ano tayo, kumustahan tayo, ganyan. Alamin nyo muna yung mga background, yung mga trabaho nila. Nasaan ba siya ngayon? Saang lugar ba siya? Kasi meron akong mga bagong ano ngayon, kung saang lugar. Ito, magandang idea. Diba, nasa Manila or nasa Laguna, sabihin nyo ganito, ma'am, kumusta trabaho nyo dyan? Ma'am, may kakilala po ba kayo mga
nag-ano ng mga bahay, ng mga lupa. Yan, bagong tip yan. Pag sinabi niya, wala naman, bakit sir? Kasi na naghahanap ako ng bahay at lupa na pwedeng maging property. Sabi niya, bakit sir? Ba't dito ka naghahanap? Eh kasi may offer ako sa inyo, ma'am. Sa business namin kasi meron kaming oportunidad na magkaroon ka ng property. Oh, di ba? Eh gusto ko sana magkaroon ako ng property sa lugar na 'yan. Oh, di ba? Maano 'yun ngayon siya? Talaga ba, sir? Oh, di ba? Oh, 'yun na 'yun. Start na 'yan. Oh, 'yan ang bagong ano 'yan ngayon, di ba? Bagong diskarte 'yan na ano natin, di ba? Pag sinabi niya, sige sige, hanap kita, sir. Oh, di ba? Oh, hanap mo ako, ma'am. Sige. Kasi yung business kasi namin eh nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng property. Baka ikaw gusto mong subukan. Ah, nandiyan ka sa Laguna, at least dalawa tayo diyan ngayon. May property ako, may property ka din. Ah, di ba? Yan ang tamang bagong diskarte ngayon, di ba? Tapos eh para hindi kayo mahirapan sa mga messenger ninyo, halimbawa, yung video, isend nyo sa sarili nyong pangalan. Try nyo, send nyo sa sarili nyong pangalan. Halimbawa, pangalan ko, ano ba pangalan ko sa Facebook? Punta kayo sa search ng messenger, i-search mo yung pangalan mo. Di ba lalabas dun yung pangalan mo? O, i-click mo ngayon, sabi mo hi. O, di ba nakalagay lang dyan you. O, dyan mo ipunin yung mga gagamitin mo na tools ngayon. Dyan mo ipunin para hindi ka mahirapan na hanap ka ng scroll. Diba? Pagka pinorward mo dyan, yung mga gagamitin mong tools, halimbawa, yung lesson 1, proof ng company natin, dyan mo lagay ngayon lahat. O, diba? Pag nandyan ngayon lahat yan, o, diba? O, di forward ka na lang ng forward sa qualifiers mo. Diba? Andali. Di yung hahanap ka pa, saan ko ba sinend yung lesson 1? Saan ko ba yung sinend yung ganito? O kasi madami na tayo sa messenger eh. Search mo lang yung pangalan mo, nandiyan na lahat yung complete materials mo na gagamitin. O, di ba, mas madaling trabaho natin? O, mas madaling trabaho sa prospect yan. O, di ba, nakakuha kayo ng dalawang tip ngayon sa akin. O, di ba? O, di ba, Jane? Ganyan yan ang mga bagong ano ngayon, bagong tip ko sa inyo ngayon. Uy, nandiyan pala si Pogi nating mentor, oh. Wow. Nakapasok. Bagong goalie pa, oh. How is you today? Nagbigay kasi ako ng dalawang tip mentor, eh. Mga bagong idea ko ba na magagamit sa mga marketing ba? O, di ba? Ganyan lang. Kasi kaya ganyan, dumadami na naman ang ano ko, oh. Dumadami yung market ko ng qualifiers. Kasi ganyan ginagawa ko, eh. Sa isang lugar, kung saan ang lugar niya, magtanong lang kayo, ma'am, maganda ba yung mga bahay dyan? O, di ba? Sabi, okay naman, mga ganon, di ba? Oh. Pag sinabi na sa probinsya, oh, maganda ba yung lupa dyan? Baka pwedeng magtanim, mga ganyan. Oh, di ba? Ganon, para maano siya. Makuha niya yung loob niya, at least sa pagkatapos niyan, dyan niya i-offer yung business natin. Oh, di ba? Ganon ang ginagawa ko ngayon. Magandang property, tapos sa magandang bahay, pwede magtayo dyan. Kaya meron ba dyan mga baka, mga ganon. Oh, pwede magtayo, ma'am, ng restaurant dyan. Oh, bakit ka nagtatanong, sir, di ba? Kasi sa opportunity, ma'am, na to, pwede kang kumita, tapos magkakaroon ka pa ng business at saka property mo. Di ba? Ano lang yan, para maano yung ano niya, para ma-open yung ano niya, mindset niya, di ba? Oh, yan ang bagong ano ngayon. Tapos yung tool, sabi ko sa inyo, send nyo sa sarili yung pangalan. Pagka nandun na lahat, kompleto na yon, forward lang tayo ng forward. Mas madali. Hindi na tayo hanap ng hanap. Hanap tayo sa gallery. Hindi na. Hanap tayo sa ano, sa mga nasenda natin. Hindi na. Doon na ka. Direct kagad. Send nyo kagad sa pangalan ninyo. Ganyan ang ginagawa ko ngayon. Yan ang ano nyo. Tapos siyempre, yung ano natin, yung tinuro sa atin na kung paano natin makausap yung qualifiers natin tsaka sabay tayong manood ng video, di ba? Yung watch together, pwede rin yan, di ba? Oh. Pagka mahina ang net niya, yun na lang gamitin natin. Tamang ano lang yun, tamang chillax lang tayo. Nagsisend tayo ng link, di ba? Ayan, narayan kayo na kong tip sa akin, ha? Basta, yun lang. Basta kung di kayo, wala kayong close deal ngayong ano na to, week na to, tanungin nyo yung sarili nyo, ano bang kulang? Baka kulang ka sa My Day, kulang ka sa posting, o di ba?
paano manonotice ng tao yung ino-offer mo? Di ba? Paano makakakuha ng magtatanong sa'yo ng how? How is you? What is business you? Di ba? Need nating expand yun. Di ba? Ganun lang. Basta pagka yung dati pa rin ginagawa natin, pagka okay na yan, paasan nyo na agad. Alam na yan. Di ba? Leaders knows na yan. Tsaka andiyan si mentor. Oh. Walang sawa. Mga classmate ko yan sa puyatan. Yung tipong alas dos na. Malupit. Alas dos eh. Alauna. Naglaro ng basketball pero nasa M. Louis Lear. Di ba? Yan ang mga transaction never fail. Di ba? Kahit anong oras, walang pinipili. Basta yun lang. Yun lang ang tip ko sa inyo ngayon. Di ba? Para makakuha kayo ng maraming qualifiers nyo tsaka marami kayong pay in now. No more tomorrow. Di ba? Yun lang. Yun lang, Coach Lindon. Grabe, grabe. Ayan, thank you, Edison Mojica. Diba? So, may mga tips doon ng mga binibigay ni, ano, ha, ni Edison Mojica. Pwede na din yung gamitin yun. Diba? Tawag kasi doon parang ano lang, parang discarte para makausap mo talaga o kaya diba makakuha ka ng market. Diba? Kasi marami sa ano ngayon, marami sa ano natin, marami hindi namamansin, suplada, mga ganyan, suplado. Yan ang tamang paraan lang para maano mo siya, ma-attract mo siya. Kasi marami diyan, no, para maraming no, di ba? Less rejection din 'yan. Kasi pag nagtanong ka sa mga ganyan, mga mura ba 'yung mga sasakyan diyan, mga motor, ma'am? Oh, di ba? Kasi naghahanap ako eh. Oh, di ba? At least mag-aano siya, magkakaroon kayo ng conversation na ano, di ba? At least matatanong mo siya. Sa bago mo, ilatag yung business na in-offer natin. Ah, di ba? Sabihin nyo, palagi ka naman online, ma'am. Sabi niya, oo, palagi akong online kasi nag-ano ako, may ginagawa, ganito. Sabihin nyo, gawin natin source of income yan, ma'am. Di ba? Ganun lang. Basta i-divert nyo lang kung anong kailangan na may divert natin para sa ano, may ilatag natin yung business natin. Pag-ayaw, next tayo. Para lang tayo nagbabasa ng ano, 'di ba? Ng notes, 'di ba? Ganun din para tayo nag-aaral. 'Di ba? Page 1, pag-ayaw, doon tayo sa page 2. Tapos na tayo sa page 1, page 2 na tayo. Basta ano lang, ganun lang tayo ng ganun ng buko. Ngayon makuha natin kung ano talaga. Kung ano talaga yung mahanap natin na tao, 'di ba? Yun lang, coach. On. Ayan, 'di ba? So, ayan, thank you. Attorney Edison Mojica. Hey. So yan, so may mga tips na doon ha. So kung hindi nyo pa na ano talaga, panoorin nyo lang ulit kung ano ba yung mga binibigay na tips ni Edison. Okay. Next po tayo sa yun. So yun, kami lang yung dalawa ha. Kami lang yung dalawa ni ano. Kami lang dalawa ni Edison ngayon. So dapat next week and kasali na kayo dito. Dapat madami na tayo. Diba? And then yung ginagawa ko din sa ano, sa close deal din, yung magkaiba lang din kami ni Eddie. So parang ano rin, yung ginagawa lang din namin ni mentor, yun lang din yung ginawa ko din. Yung ano ba, nag-open ba na, hi. Ano yung script ba? Andun sa GC, ginawa. Sinubukan ko lang naman eh. E, mayroon din naman din akong mga ano talaga. Madami akong silinta ng mga ganun. Pero iba lang, ilan lang yung nagre-reply. How? Diba? Tapos yun ko na ginagamit yung pangalawang script. Lalo na pag matagal ako nakapag-reply. Sincha na matagal ako nakapag-reply, ha? Ganon. Tapos may iba din na in-approve ng ano, nag-conversation na kami. Tapos doon ako nagtatanong, open ba siya ng extra income? Ganon. Diba? Yun lang. Script na lang. Nandun yung mga script. Eh. Tapos pag nagustuhan niya, pag naka-fill up na ng ano sa akin din, pag naka-fill up na siya ng form, yun tinatawagan ko. Tinawagan ko, yun, alam ni Edison yung sinabi niya kanina na watch together. Yun yung ginawa ko. O, nakatry na ako na gano'n doon. Nakatry na ako na naglatag yung gano'n. Mas madali lang din eh. Pero yun lang nga lang, yung problema, hindi lang right market. Kasi ina-attack mode ko lang eh. Hindi ko pinipili kung sino may right market na hindi. Diba? Basta kung sino yung magre-reply, yun yung lalatagan ko. Ganun lang. Diba? Walang hindi talaga siya hasulat. Hindi pa kailangan na send mo na ng video, di ba? Diretso mo na, watch together mo na. Diba? O madali lang, pag na-close din mo, pag di mo talaga kaya, pwede ka naman din makapag-add ng tao. Pwede mo i-bid ako, usap ko kung sino yung
Sika na ipano ko, susunod na ipakausap. For example, si Edison, may build up mo lang. Diba ito, lady rating up lang ito, di ba ganun? Pagkatapos, i-add mo lang siya, tapos labas ka na. Ito lang, pwede din, pwede kailing hindi lumabas. Pero mas maganda na lumabas ka para sila dalawa, sila lang dalawa magkausap. Ito na, di ba? Sila, yan natin yung ginawa ko sana din sa mga close deal ko ngayon. Diba? Kaya din nasali din ako dito kasi yung ginagawa talaga natin yung ano yung basic talaga. Diba? Kasi kailangan natin yung basic. Ana, nakano pa ba kayo sa basic natin? Yan, nakikita na ba ako? Ayan. So, yun po yung ano natin na sa close deal din. So, ano, paano ko din ginawa. Okay? So, may panibago din tips na binigay si Edison sa inyo. Okay? Tapos ano din sa wala din kami ibang ginawa talaga kung paano namin yung nagawa, di ba? Ginawa lang din namin yung basic. Diba? Basic lang. Basic lang yung ginagawa namin lahat talaga dito. Lalo na si Edison, si Jane, di ba dito si Jane, si Julie Dalin, sino pa mga dito. Di ba? Lahat na dito sa loob na sa Zoom, yung ginagawa lang talaga namin lahat is yung basic. Diba? So yan. Ito pala yung... Ito nga, nasabi na ba? Hindi na ako nakaspot time. Yan, okay. So yan, baka mo sino baka nakalimutan nyo kung ano yung basic natin. Diba? Yung basic natin. Okay. So sinisay nyo lang sa GC. Pero kung nalilimutan nyo, pwede naman din natin i-tagot, parang i-refresh ba? Yeah, pwede naman din natin sabihin natin. Kasi anim na 6 fingers lang yun. Ginawa talaga yun yung mentor para sa lahat talaga sa mga bago, sa mga hindi pa alam kung paano gawin, ano ba yung dapat nila gawin. Ha? Yun yung ganito yung ginagawa talaga nila. Una yung siyo, syempre huwag yung kalimutan yung pray. Ito yung basic ha. 6 fingers madali lang. 6 lang po. Diba? Yung syempre yung first muna bago mo gawin yung basic, mag-pray ka muna. Pray ka muna. Ha? Magkatapos, tapos ka na mag-pray. Yan, alam mo na kung ano yung hiling mo, diba? Tapos yun, yung una mong gawin is yung mag-upload. Diba? Mag-upload ka lang everyday. Ano ba yung i-upload? About business. Diba? About sa negosyo mo lang i-upload mo. Pagkatapos, hindi naman talaga puro negosyo lang. Dagdagan mo lang ng mga lifestyle mo. Ano ba yung mga yung lifestyle mo? Yung for example, naligo ka ng dagat, diba? Pagandahin mo, mag-video ka, i-upload mo. Basta makikita lang talaga sa, ano, makikita lang talaga sa mga friends mo sa Facebook, diba? Na maganda talaga yung negosyo sa sinuligan mo. Diba? Parang ano, parang, tawag dito, hawak mo yung oras mo ba? Diba? Bukas na naman, nag-upload ka about business, mga yung magkano yung income mo ngayon, sino naman yung bagong transaction mo, diba? Reality, lifestyle, at no drama. Tama. Huwag ka mag-upload ng drama, darong drama dyan. Diba? Nag-negosyo ka tapos nag-drama ka na naman, parang ano, parang hindi naman iniwala yung mga friends mo sa Facebook. Parang nalilito siya, ano ba ito, nag-negosyo tapos nag-upload ka naman na nagka-drama, di ba? So, mali po yun. Yung gagawin mo para talaga para mas maganda tingnan yung Facebook mo, di ba? Upload ka lang ng about business, lifestyle, kung magkamasarap yung pagkain mo. Huwag yung pagkain mo na noodles lang, ha? Yung ano mo ba yung dito? Yung i-upload mo, sample, kung magkain ka sa Jollibee, di ba? Maganda yung mga ano, maganda spot yun, eh. Pupunta ka sa mall, di ba? Nag-ano ka lang na dito? Tawag doon? Nag-ano ka lang ba na sa Tagalog nagsuri-suri? Gumagala lang ba? Diba? Yung pagkita mo talaga na hawak mo talaga yung oras mo, diba? Tapos, yun, basta mag-ano din, pagkatapos mo mag-upload sa Google, mag-MyD ka. Kung ano mo yung in-upload mo, i-MyD mo lang din. Kung nakapag-MyD ka, okay, kung ano mo yung in-MyD mo, i-upload mo din sa ano, sa Google. Ganun lang. Kaya na din ginagawa namin, di ba, na topic ni Edison kanina din na mga kulang yung pag-upload nyo. Diba, hindi kayo nag-upload everyday. Diba, baka yung kulang. May sumali na naman, pwede yan. Sabihin, iyak ka, kumita na naman ako. Di ba, tapos may sumali na naman, pwede yan drama. Ano ba to, Edison? pwede ba ganun? Di ba, pero umiiyak ka kasi nga dahil sa umiiyak ka sa tuwa. Umiiyak ka sa tuwa yun. Umiiyak sa tuwa kasi
Natutuwa, namiiyak ka dahil sa tuwa kasi yun nga may transaction na naman, di ba? Tapos may kinikita ka na naman, di ba? Nandahil lang sa ganitong negosyo. Wala nun. Di ba? Pwede mo gawin din mag-video ka nun. Video mo tapos i-edit mo. Yung marunong na natin kayo yan eh. Ganun lang. Pagkatapos, yung gawin yung prospect list, yung pangatlo. Yung prospect list, yung tinuturo ni mentor, di ba? Yung ilista nyo lahat kung sa unang pahina, di ba? Sa unang pahina, ilista nyo kung sino talagang may pera. Ano ba may pera? Yung mga hindi problema yung pampuna natin. Ano? Mga tito nyo, tsahe nyo, sino may kapatid nyo, or pinsan nyo. Basta makakilala nyo, ilagay nyo dun. Sa pangalawang pahina, yung authority. Ano ba yung authority? Yung ano ba? Yung mga trabaho. Diba? For example, mga call center. Diba? Nasa Jollibee, mga McDo, mga gano'n. May mga trabaho, tapos may sahod din yun eh. Yun, mga FW. Diba? O mga polis. Yun, mga red market. Yung red market yung kunin nyo. Diba? O, pag yung pangatlo, is yun, syempre, yung kung ano man kayo before, o, yun, alam nyo na kung paano, o ano yung nasa pangatlo. Yung mga gano'n ang puhunan pa. Hindi talaga nila kaya, hindi ba maghahanap pa sila yun. Doon yung ilagay kung sino yung mga walang pera. Hindi naman talaga walang pera, yung hindi kaya ng hindi nila kayo yung 9148 tapos wala pang trabaho, mga tambay, ilagay nyo doon. Di ba? Tapos yung unahin nyo, siyempre yung may mga pera. May pera, tapos yung authority. Doon, ilista nyo lahat doon. No? Kung sino pa hindi nyo nalista, ilista nyo. Ilista nyo sa bank paper, lagyan nyo ng pangalunan, tatlong pahina. Di ba? And yung pang-apat natin, cooperation. Di ba? Cooperation na support system. Yun. Di ba? Kung sino man nag-upload, mag-comment kayo doon, mag-like kayo, or react. Diba ko, i-mention yung lahat ng mga qualifiers nyo doon. Diba eh, yung madami na, para makukulitan na ba talaga yung mga qualifiers nyo ba? Diba? Nag-upload ka, tinatag mo. Kung sino yung nag-upload, i-mini-mention mo. Diba? Ganun yung mga ano natin kailangan, diba? Para wala talagang kawala. At last part, yung pang-anim natin is yung, ay di pala, yung pang-lima is schedule. Schedule of pag-download ng Zoom. Yun yung ginawa namin kanina. Ay, yung ginawa kanina ba? Pinadownload ko lang siya ng Zoom tapos pinapasok ko lang. Yun. Tapos yung pang-anim natin, Zoom meeting. Yun na. O, di ba madali lang? Ano ba yung Zoom meeting natin ganito? Di ba sa 70, attend ka. Papasokin mo din siya. Dapat talaga everyday nandun ka. Di ba sa pangalawang ano natin, sa pangalawang Zoom natin, dapat nandun ka. Kaya pasukin mo kung kaya mo kung kayang pumasok yung guest mo, papasukin mo para makilala natin lahat. Diba? Yung Zoom na lang natin is ano lang eh, paapat lang. Monday, di ba? Monday, Wednesday, tsaka Friday and Sunday. Yun lang. Yun, Sunday natin ngayon, weekly recognition. Ganun lang. Diba? Yun yung ano na, yung sinasabi ko sa inyo, yun po yung basic. Kasi pag nag-busy kayo, may nag-close deal kayo. Tapos, pag may nag-close deal kayo, may pee-in ganyan. May pee-in kayo, di ba? Yun, masali kayo sa tawag pa-promo ni Mentor Warren, di ba? Pag may pee-in ka, may free jacket ka, di ba? May free jacket ka na galing sa RGS Expo, di ba? Sobrang ganda, di ba? May pa-pee-in ka pa, may kumikita ka pa, may free jacket pa. Tama. Di ba? Sobrang ganda, di ba? I think hanggang 15 eh, kaya kaya pa yan. Kung sino yung mga qualifiers, sabihan nyo na talaga i-push yun lang talaga. Diba? Yung mga waiting, sige, i-birit nyo pa hanggang 15 pa eh. Kayang-kaya yan. Diba? Okay. Yung ano nga eh, kay Edison, diba, dami yung mga ano nila doon eh, yung pakulo, diba? Sinabihan na pa niya kanina. Diba? Oh, ganoon na talaga basta pampaganda ng mga sa mga qualifiers talaga. Yeah, basta para sa grupo, basta para hanggang para kumita ka lang talaga, itisagan mo 'yan. Kasi hindi mo makukuha yung mga pangarap mo, hindi mo makukuha yung ano may gusto mo kung hindi mo 'to tatrabahuin. Diba? So yung gagawin mo lang, gawin mo lang yung basic. Ano may tinuro namin ngayon, gawin mo lang. Sundin mo lang. Diba? Yun po yung ano natin, yun po yung basic natin, yung six finger na ginawa talaga ni mentor para sa lahat. Baka nakalimutan eh. Nire-rewind ko lang. Di ba?
Ayan, so balik po tayo sa ano natin sa dito sa syempre recognition natin, di ba? Ayan, so ako na yung last, di ba? Sige. Eto na. Congratulations para sa mga dito. May sumali na ng pwede entra. Ayan, dito po ba si Jane? Dito si Jane, parang naka... Jane, nakatutulog ka na ba, Jane? Ikot-ikot na pag effective, discarte, one go, pag hindi, palit. Diba? Ayan, dyan ka mo pala, Jane. Kala ko natutulog ka na, Jane. Ayan, so ito na, malapit natin matapos, diba? Ayan, so next natin gawin is, asan ba yun? Ayan. Okay, and tapos yung pangatlo is yung team pride natin, diba? So ito na, tuloy-tuloy na tayo, diba? Yun. O, diba? So yung top 1 natin is yung lightning bolt. Tapos yung second natin yung alas. Diba? Tapos yung pangatlo is yung team superiors, diba? Yung mga sa elbow led by yan, say, ako po yan si Coach Lindon. Led by, sa alas led by mentor Vincent. Diba? So mga bagong grade yan ni mentor, diba? Tapos yung superiors, yan. Diba? Led by Coach Chai. Diba? Grabe yung mga ano natin yan. Parang matindi yung mga standing natin. Diba? Mga leader natin ng mga malulupit. Top 1 ang Kaplan kasi nag-iisa lang. Uy, kaya-kaya, di ba? Lahat ng malaki nagsisimula yan sa maliit. Di ba? Wag nyong ano yung team Kaplan, di ba? Kasi siya lang mag-isa pero grabe yung bumanat yan. Di ba? Maglalaban talaga yun ni Edison yan, di ba? Ayan, so siyempre, kaya-kaya yan. So congratulations po sa mga dito. Ayan. Thank you. Okay, so yung ginagawa natin team pride, yung pala yung ano natin sa 17, nag-accounting po kami. Dapat talaga everyday, madami kayo mapapasok. Yung mga cellphone, yung maganda yung cellphone nyo, gamitin nyo yan. Diba, tilaan palagi namin yung tinuturo, yung mga crew natin, diba? Gawin nyo yan para, syempre, para din sa grupo kung siya, kung maliit pa kayo, diba? Kailangan nyo talaga yung gamitin. Diba? Ano ba yung mini-message ni ano natin? Upland the best PSA prime. O, diba? Malupit yan si ano eh, si Coach Edison yun. Diba? Nalalaro ng basketball yan, pero grabe yung mga ano yan, nag-i-invite yan. Nag-offline yan. Diba? And then, yun. Yun na. Tapos na. Yun na yung ano natin, yung recognition natin. Diba? Okay. And then, before tayo mag-ano, diba dito? Diba? Before tayo matapos, di ba, syempre, gano'n muna natin. Okay. Di ba, so yan. So, ito isa good news, di ba? Ayan, good news natin na may tuturo si, ano natin, may tuturo natin si mentor natin, di ba? Oh, di ba, may mga bagong update na naman. Ano ba yung ituturo niya sa atin ngayon? Okay? Ang ituturo pala niya sa atin ngayon paano tayo magkapag-PIN for this week. Diba? Ituturo ni mentor, diba? Ituturo ni mentor kung paano tayo magkapag-PIN for this week. Diba? Parang ginugol talaga natin para makasali sa ano, diba? Free jacket. Ah, diba? Okay. Ready na ba lahat? Ready na ba? Ayan, so nag-open cam. Okay, so ready na kayo dyan? Okay, so siyempre bigyan natin kay mentor, di ba? Palagpakan mo na natin dyan. Wala ba kayong mga kamay dyan? Okay. Eto na, spotlight na natin. Okay, na. Kita niyo yung mukha ko? Morning. Morning, good afternoon, good evening, and everything. Uy, si Jin. Kala ko kasi Jin, graduate ka na Jin eh. Kaya kasi kahapon may nakita kami, nag-traffic kasi nakita namin na may mga bagong graduate kaya naisipan kita. Kaya mga ilang araw ka rin walang nag-zoom ha, anong nangyari? Busy po. Wait na, may na yung boses. Busy po, ano, kakano sa mga requirements? Yung graduation nyo, hindi na online. Bale, yung graduation nyo, ano na? Face. Face to face po.
face to face talaga yung mag-march talaga, di ba? I can show you the world. Diba, ganun yung graduation. Di ba ganun yung son? Naranasan mo mag-graduate, son? Oh, no one! Siyempre! Ako son, kahit pa paano, graduate high school. O, di ba? So at least may graduation, di ba? Yung mga paiyak-iyak moment, di ba? Classmate, mag-miss kita. Tapos pag the next day, nakikita pa rin tayo. 6 years kasi ako sa college eh. Kasi, siyempre, nandun yung dark graduation, billiard graduation, tapos beer at gin graduation. Flavor pa yung lambanog. Ang mainit nun yung dati, yung ESQ na tinatawag. Ah, grabe, tanduay. Grabe yung... Yung mga hindi ko malimutan basta sa school is yung signing of clearance. Grabe, lumalabas yung diskarte ko nun eh. Kasi always akong absent sa C8, always akong absent sa mga wala akong project. Ah, grabe, lalabas talaga yung diskarte ko ba eh. Inokontak ko lahat ng mga bakla, lahat ng mga pwedeng mga katulong ko sa paggawa ng mga... Sa high school yan. Sa high school yan. Pero pagdating mo ng college, madali na yan. Kasi wala, kung ayaw ko pumasok. Nakulong pag ako. Pag ayaw pumasok, ma'am, alam mo pwedeng gusto mong regalo para hindi na ako pumasok. Okay, alam ni Jane. No, Jane, ba't mo alam? Siyempre, ganun yun. Wala akong joy. Jane. Wala akong ganyan sa college. Yung nag-college ko, nakulong ako eh. Doon ako nagpakiran sa... Jane, alam mo yung ano? Philippine Christian? Po? Alam ni Jane yan, yung Philippine Christian sa Dasma. Alam ni Jane yan. Hindi mo na dinig? Eh, di ko alam. Wala. Di ko alam yun, di ko ako gala. Bahay lang ako. Wow. Hindi ko si Julina Lynn. Julina Lynn, can you hear me? Open cam naman si Julina Lynn. Julina Lynn. Tulog na siguro yan kasi magpapaswap yan bukas. Open cellphone lang daw. Magpapaswap yan. Ah, member to sa ano. Marami na tong muta na savings. Member to sa... Si Jane daw, may dahilan daw siya, may reason kaya hindi siya umatid ng Zoom. May reason daw sinabi kanina. Kasi daw, bakit daw lahat sila lovers? Lalo na daw yung leader ng Opapo. Bakit daw siya wala? Tulog sa rin. Matagal kasi nagsimula, no? Sige, sa inyo na lang. Sa inyong, magsimula sa inyo, yung mga nakikinig sa akin right now, huwag niyo kalimutan yung siyempre, magdepende din. Kahit, alam nyo ba? Ah, grabe. Kita nyo yung eyes ko, kulang sa tulog to, pero laban pa rin tayo, di ba? Kasi nagdedepende lahat sa attitude kasi. Yung sa skills, alam nyo ba na kahit hindi ka marunong mag-sales talk, pwede kang makapapiin? Alam nyo ba na kahit bago pa kayo, pwede kang makapajoy ng tao? Alam nyo ba paano? Alam nyo ba bakit? So actually, tatlo lang yung may turo ko sa inyo niyan. Tatlo. Okay, this is what we call as the 3C. 3Cs na importante makuha mo na attitude bilang isang networker na katulad natin. Kasi kahit magaling ka di lang tayo mag-mention ng pangalan, may mga kasama tayo dito magaling, di ba? Magaling mag-explain ng deepest reason why, di ba? Magaling mag-sharing, 'di ba? Pero sana ngayon, 'di ba? Magaling mag-marketing, magaling mag-sales talk. Pero sana ngayon, wala, game over pa rin. It's because, alam mo bakit? Wala sila sa tatlo na 'to eh. Tama? Wala sila sa tatlo nito eh. Marami magaling mag-speak, magaling mag-correction. 'Di ba? Basta mga magaling na skills, yung mga sharp talaga, yung mga professional na skills. Pero bakit ilang buwan wala pang direct? Bakit hindi na nakapasali? Bakit natalo sila sa love life?
mga ganun na bagay, it is because kulang sila nito. So, shout out. Shout out kay Julie Nalin. Oh, yan. Shout out kay Julie Nalin, nagising na. Oh, makinig ka, Julie Nalin, kasi yung upline din nito, magaling sana, magaling mag-chat yun. Yung upline ni Julie Nalin, kung titingnan sa brighter side, magaling yun mag-chat. Ang lupit mag-chat yun siya, tapos mag-participate, makinig, grabe, di ba? Pero sana ngayon, saan yung pagkamagaling niya? Wala. Nauturo naman isang lalaki, tama, di ba? So, in short, nawala yung diskarte, sino yung lugi? Sino yung nagpalabas ng pera? Tama? So, yun yung gusto ko ipunto. Kaya, tuturuan ko kayo paano para kayo, susundin nyo na lang. Okay? Hindi rin kasi ito makukuha ng isang araw, pero I do believe na lahat ng bagay basta pag-aaralan ay pwedeng matutunan. Yung puso nga ay natutong magmahal. Charot. Di ba? Tatlo. Magsisimula tayo sa communication. Okay? Tatlong C ito. Number one, communication. Importante po na always kayong may communication sa mga tao ninyo. Tao. Ibig sabihin ng tao, qualifiers mo. Ibig sabihin ng qualifiers, mga na-invite mo na wala pang pera, kailangan everyday mo sila ma-communicate. So, paano mo yan magagawa? Kailangan meron kang group chat sa kanila, kailangan meron kang cellphone number sa kanila para pwede mong tawagan anytime. Basta, huwag niyong kalimutan lang talaga, kulit panalo lang talaga yung negosyo natin. Kailangan lang talaga kulit panalo. So, if ikaw yung klaseng tao na hindi mo kaya ulit-ulitin yung mga sinasabi mo kasi tinatamad ka na ulit-ulitin yung mga sinasabi mo, malayo ka pa sa totoo. Kailangan talaga ulit-ulitin kasi may mga tao talaga na katulad ng tao na sa harap ko ngayon na mahirap paintindihin kaya kailangan ulit-ulitin. Bakit ka tumatawa? Di ba? So yan. Pero anyway, hindi naman narinig ni ano yon ni Jane. Saan ka galing, Jane? Nag-ihi ka? Di po, minum po ako tubig. Okay, so yon. Communication, importante ha. So, gusto nyo makapapiin ngayon na week. Okay, gusto nyo makapasali ngayon na week. Importante po yung communication. So, minsan, ang kalaban sa communication natin is maubusan tayo ng load. Tama? Minsan, maubusan po tayo ng load. Especially sa negosyo natin na Zoom. Nakaka-relate na ako niyan kasi ngayon, one week na po na wala kaming internet. Walang bago, no? Nakakabwese talagang walang internet. Always ka lang magpa-load, tapos dalawang araw lang ubusin ng Zoom. So, di ba? Wala namang bago na ngayon, no? Sorry for that, no? Hindi naman kayo yung sinisigawan ko, eh. Nanabwesit lang ko sa situation, ba? So, papalabas tayo ng feeling para mapapil good tayo after, di ba? Bad trip pag walang load, di ba? Meron kang maraming i-follow up pero hindi mo ma-communicate. Meron kang maraming gusto i-communicate pero hindi mo ma-communicate. Napaka-loading. Alam mo ba ngayon, isang cellphone lang yung connection namin ngayon? Tama? So, expected bukas, ubos na naman ang bagong load ngayon. Diba? So, kasi ilang gadget kami ngayon dito, tapos isa lang yung cellphone na kinonekan namin. Oh. Napakamot na sa noo yung may-ari ng cellphone kasi ubos na bukas yung load nito. Diba? So, pero importante po yung communication. So, ganun po, importante yung communication. Hindi ito pagalingan ng sales talk, hindi ito pagalingan ng diskarte. Yes, given po, if meron kang ganun, yes. Pero ang importante po is everyday mo siyang may communication kayo. Okay? May chat, may tawag. Kailangan nagko-communicate kayo. Okay? May kailangan kaibiganin nyo. Magaling yan si Edison. Okay? Magaling yan si Edison. Kinakaibigan niya. Diba? So, tama yung ginagawa. Ang hindi gumagawa ng ganon, gawin nyo. So, yung ginagawa ni Edison sa As I Have Observed, kahit hindi pa member, gumagawa siya ng GC. Kahit hindi pa member, tinatawagan niya na, kinukumusta, inaalagaan niya na. So, that is what communication is. Okay? So, importante gagawin niyo yun. Pangalawa, commitment.
commitment. Commitment na makapapiliin talaga. Commitment na makascore talaga. Bakit? Minsan, may mga panahon talagang tinatamad tayo. Minsan, may mga panahon talaga na mabad trip tayo. Minsan, may mga misunderstanding na ayaw mo nang mag-reply sa upline mo. Minsan, may mga misunderstanding na ayaw mo nang kausapin yung qualifier mo kasi pangit, tapos OA, tapos yung mga ganon. Kumbaga sa isip mo, OA itong tao na to, overacting na talaga. Diba? May mga ganon talaga, pero kailangan talaga na meron tayong commitment. Ano ibig sabihin ng commitment? Commitment is yung meron kang gagawin kahit hindi mo gusto. Gagawin mo siya kahit hindi mo gusto. Ulitin ko. Gagawin mo siya kahit hindi mo gusto. Tama? Yung goal mo, magpapiin. So ano yung number one na gagawin? Number one, ha? Number one gagawin mo, mag-upload ka. Okay? Mag-my day ka. Mag-prospect list ka. Oh, yan tatlo pa yan, yung tatlo pa yan, may maraming hadlang na yan. Number one, busy ka. Number two, wala kang load. Number three, may iba kang tinatrabaho. Tama? Na pwedeng maging dahilan na hindi mo siya magawa. Pero hindi mo alam na yun din ang dahilan kaya until right now, wala ka pang bagong nasali. Kasi always ka lang nagrarason. Tama? Ano ba yung ibig sabihin ng commitment? Ang commitment, kapatid, is hindi ka nagrarason. Tama? Hindi ka dapat magrason. You can always find reasons to fail. Kasi mga matalino tayo. Magaling tayong maghanap ng rason para makalusot. Tama? Pero may choice po tayo. Pwede ka ding humanap ng paraan na kahit busy ka, makuha mo pa rin yung goal mo. Ang tanong ko kasi, ano ba yung goal mo? Yung goal mo ba is makalusot sa rason or makuha yung goal mo? Kaya po importante po yung commitment. Yun yung pangalawa talaga. Para sa pag-upload, kailangan upload talaga. Whatever it takes, maka-upload ka. Mag-my day, whatever it takes, naka-my day ka. Mag-prospect list, whatever it takes, maka-prospect list ka. Ako, 10 years na po ako sa negosyo. Resulta, marami na po akong resulta. Kotse, nakabili ng mga kotse. Bahay, top earner. Nagawa ko na yun. Pero kung titingnan nyo, at least, ayun, walang script-script to ha. Makikita nyo sa whiteboard ko, wait lang ha. Sa whiteboard ko, listahan yan. Listahan yan lahat. Nakita nyo? Ibig sabihin, hindi ako, kumbaga sa Bisaya pa, ayun may Tagalog, no? Hindi ko inaasahan ko ano yung record ko. Hindi ko inaangat always yung bangko ko. Kung makikita nyo ako, hardworking talaga. Kita nyo yung kausap ko kanina? Professional yun. Tama? Minamarket namin, professional. Basic, supposed to be, pwede ako honest. Kung prangka lang, prangka. Pwede akong hindi na mag-invite. Pwede akong mag-mentoring na lang. Pwede akong mag-coach na lang. Pero bakit ko pa ginagawa? Number one, kasi workaholic ako. Nasanay na ako na may activity always. Workaholic, yun po. Number two, ayokong, kumbaga mabala ba? Ayoko mawala yung diskarte na binigay ng Diyos sa akin. And alam ko kasi, yung mga patalim, kahit gaano ka pa ka-sharp, kahit gaano ka pa ka-talas, pag hindi mo yan ginagamit, wala yung kwenta. Tama? Pag hindi, kakalawangin ka lang pag hindi mo yan ginagamit. Alam mo yung kakalawangin? Darating sa point in time, mawawala yung diskarte mo. And yun yung ayaw kong mawala. Kaya everyday ko siyang ginagamit. Effective nga naman. Tama? May production talaga. Basta meron tayong tinatawag na commitment. Bakit lagyan natin ng commitment? Kasi alam mo ba na hindi everyday mong gusto gawin yung negosyo natin? Alam mo ba yon? May mga panahon talagang ayaw mo gawin yan.
may mga panahon talaga na tutuksuin ka talaga ng panahon. Mag-aaway kayo ng partner mo, pagagalitan ka ng parents mo, mababad trip ka sa downline mo, mag-aaway kayo ng upline mo, mag-aaway kayo ng kapitbahay mo, mga ganun na situation. Naranasan niyo na yun? Na feel mo na, bahala na, wag mo na, mamaya na ito, mga ganun. Ako din, nakaranas din ako ng ganun. Tao lang ako, hindi ako katulad ng robot. Nakaranas din ako. Ang ako lang, makaranas akong ganun, hindi ko pinapatagal. Mataas na yung 1 hour. Mataas na yung isang oras. 30 minuto, 1 hour after it, balik ulit, bang. Ganun lang dapat. Kasi meron tayong tinatawag na commitment. Again, ano po yung commitment? Commitment is yung gagawin mo kahit hindi mo ito gusto. Parang ganito, honestly speaking, alam nyo ba na antok na ako? Kasi nagising ako kanina 6 a.m. 6 a.m. ako nagising kanina. Until right now, wala pa akong tulog. Ngayon, nagsispeak pa ako sa inyo ngayon. Mamaya ulit, 6 a.m., lalakarin ko na naman yun. Yung prospect namin. So, ibig sabihin, pwede ko matulog ngayon kasi si Coach Lindo ninyo, kaya niya namang mag-speak ng siya lang. Pero bakit ako nandito na ngayon? Kasi commitment. Ayaw ko kasi sabihin ng mga downline ko na tamad ako. Tama? Kasi yung pagiging tamad kasi, magiging habit mo yan. Pag tamad ka, walang resulta. Pag tamad ka, walang pera. And yun po yung na-learn ko sa maraming mga tao na ang daming salita, pero walang resulta. Kasi kung iti-trace up mo, tamad sila. Hindi lang sila nag-network katulad natin, pero yung nasa kanila lang is yung pride at tamad. Kaya wala silang resulta. So kaya kailangan natin aralin at ipa-apply yung tinatawag na commitment. Bakit? Kasi pag meron ka sa commitment, wala po yung salitang tamad. Tama? Ano ba yung commitment? Gagawin mo yung trabaho kahit hindi mo siya gusto. Alam mo ba yung mga empleyado merong commitment? Kasi marami talagang instances or scenario na ayaw nilang pumasok. Hindi nila gustong pumasok, pero pumapasok pa rin sila. Tama? Ang tawag dyan, commitment. Now, ngayon, ang gagawin nyo, ilagay nyo yan sa negosyo natin. Especially ang mga estudyante na katulad mo, JP. Diba? May mga times na ayaw mong magawa ng homework mo. Ayaw mo nang pumasok. Ayaw mo nang ayaw mo nang mag-module. Bad trip na bad trip ka na. Kasi syempre, mga babae, moody yun eh. Diba? Hindi ako maninibago pag yung mga babae, may mga times talaga ganun. Yung mga babae kasi, para sa akin, ito yung learnings ko ah. Ang mga babae, dire-diretso mag-decide. Dire-diretso yan, mga tackless yung mga babae. Pag yun naka-decide sila, decide talaga yun. Hindi na lang iniisip kung ano yung epekto, hindi na lang iniisip kung ano yung resulta, hindi na iniisip kung sino nadamay. Basta kung ano yung na-decide nila, that's ganun lang. Tapos after it, babawiin. Yung parang ganun-ganun yung decision, tama di ba mga babae? Kami mga lalaki, iba kami. Yung kami mga lalaki, matagal kaming padesisyonon. Mahirap kaming padesisyonon. Kasi mahirap kaming, kumbaga matibay kami. Pero pag kami din makadesisyon, matama or mali yung desisyon namin, paninindigan niya namin. Tama ba mga lalaki? Di ba? Yun yung gusto ko ipunto. Yun yung gusto ko ipunto. Yung commitment nyo po, ilagay nyo sa negosyo natin. Ilagay nyo sa negosyo natin. It won't matter kung ikaw ngayon, isa ka pa lang sa grupo mo. It won't matter ikaw, isa ka pa lang sa grupo mo. Hindi yan mag-matter. Kasi alam nyo ako, every time mag-create ako ng bagong linya, hindi ko iniisip yung maraming tao ko. Iniisip ko talaga, ako lang mag-isa. Nagsisimula pa lang ako, kailangan ko ng commitment. Kailangan kong commitment. Umaga, mayroong kinakausap. Ganon. So, nag-gets niyo yung commitment? So, yung commitment mo sa school, commitment mo sa trabaho mo, ilagay mo sa negosyo mo. Saan mo ilalagay yung commitment mo? Sa 6 fingers natin.
Six Fingers, alam nyo number one? Number one, commitment to upload. Number two, commitment to my day. Number three, commitment to prospect list. Number four, commitment to support. Tama? Number five, commitment to schedule. Kailangan meron kang makausap. Kailangan meron kang malatagan. Kasi commitment yun. Every day dapat. Every day. Kailangan hindi ka putol-putol. Kailangan every day. Kahit anong diskarte nyo, pwede nyo gawin yung kay Edison na diskarte. Pwede nyo gawin yung diskarte ni Coach Lyndon mo. Pwede nyo gawin yung diskarte ko madiretsahan. Basta every day mo lang gawin. Pwede nyo? And number six, commitment to attend the Zoom. Yun. Doon nyo ilagay yung commitment nyo. Promise. Papaputol ko tong daliri ko pag walang pay-in. Basta ilagay nyo lang yung commitment. Promise ko yun. Lagi. Kasi gano'n naman eh. Pag wala kasing commitment, yun. Maka-experience lang malaking problema, bagsak. Mag-away lang ng partner or boyfriend, bagsak. Di na, gets nyo? Kaya kung mayroon tayong mga kasama na game over, ibig sabihin nun, walang commitment. So alam nyo na paano magsagot. Diba? Halimbawa, mayroon kayong ma-meet sa online. Ay, dyan ako nang galing. Halimbawa, may nag-meet kayo sa online. Dyan ako nang galing. O tapos, ay, walang nangyari sa akin. Pwede nyo diretsuhin. Baka wala kang commitment. Para matauhan. Ay, meron akong commitment. Sige nga, nag-i-invite ka ba everyday? Sige nga na, nag-upload ka ba everyday? Anong upload? Anong invite? O, di ba? Bonak? Bubong anak? Di ba? Di ba? Yun yung gusto ko ipunto. Commitment po. Kailangan lagyan nyo yung commitment. Kasi nila, tingnan mo ha, may commitment ka nga sa trabaho mo na yung makuha mo sahod na kulang, na hindi enough lang ba? Tama? O sa mga estudyante, may commitment ka nga sa module mo na yung kapalit niyan, grado lang. Tama? May commitment ka nga sa teacher mo kahit nababadrip ka na, kapuyan ni ma'am, uy, kapungutog na, uy. Pero rinig na si ma'am, hi ma'am, good morning. O, di ba? Di ba? Di ba? O. Yung kausap ko kanina, empleyado, sabi niya, sinigawan siya ng amo niya. Alam mo, one week siya hindi pumasok, pero after one week, siya pa yung sinigawan, siya pa yung nag-say ng, hello sir, good morning, I'm sorry. Imagine mo, yung amo niya, sinigawan siya, pinagalitan siya, tapos siya senior naman siya, nang luod siya. So, kumbaga sabi niya, yung ego niya na-touch. Pero after one week, pumasok siya ulit. Ang malupit, siya yung nag-ask ng forgiveness. Ang tawag dyan, commitment. Akala nyo ba gusto niyang mag-ask ng forgiveness? Hindi. Alam mo ba hindi niya gusto mag-ask ng forgiveness? Alam nyo ba hindi din niya gusto mag-sorry? Pero bakit niya ginagawa yun? For the sake na mabigyan siya ng sahod. Kasi may commitment. Tama? O ngayon, dito sa negosyo natin. Dito sa negosyo natin. Kumita ka ng malaki. The same buhay mo ng mga top earners. O bakit di mo bigay yung commitment mo? Di ba? Yung top one natin, may sariling resort. Bumili ng yate. 3.5 million speedboat. Jet ski. Resort. Bahay. 25 million. Yan future natin. Mentor Warren Trinidad. Yung relo pa lang ni Mentor Warren Trinidad, 1.2 million. Kotse, DC size, 16 cars. Yan po yung isa sa dahilan kung meron ako, bakit meron akong commitment sa trabaho natin. Kasi gusto ko marating yung ganung klaseng buhay. Kasi gusto ko marating yung mayaman na buhay talaga. Yes nyo? Yan po yung number two commitment. O number three, last but not the least. Pag nakuha nyo na yung communication, nakuha nyo na yung commitment, eto number three ang pinaka-importante. Kasi meron ako mga kasamahan, nakuha na niya yung commitment, nakuha na niya yung communication, magaling na siya mag-explain, magaling siya mag-close deal,
naka-experience na siya magpa-pay-in, naka-experience na siya na siya mismo yung nagpasali ng tao. Pero bakit until right now, na-game over pa rin? Kasi wala ang number 3. Alam niyo ano yung number 3? Alam niyo ano yung number 3? Consistency. Consistency. Ibig sabihin, araw-arawin mo. Consistency is the name of the game. Para kang magpapainit ng tubig. Para kang magpapaboil ng tubig. Kapatid, pag yung apoy mo patay, sindi. Sindi, off. Sindi, off. Sindi, off. Ang tanong, yung nasa tako or yung tubig, mag-boiled or hindi? Hindi. Kasi yung kahoy mo o yung apoy mo patay, sindi. Ano ba dapat gawin? Maintain mo lang kahit hindi niya gaano kalakas, basta maintain yung apoy mo, darating sa point, yung boiling point niya mag-boil talaga. Ang ibig ko sabihin, kaya mo na mag-upload, kaya mo na mag-buy day, kaya mo na mag-prospect list, kaya mo na mag-invite, nasubukan mo na mag-invite, kaya mo na mag-zoom. Araw-arawin mo lang. Yun na lang yung kulang, araw-arawin mo. Do this job like a work, but think like a businessman and women. Ganun ka dapat mag-isip. Tama? Consistency in every situation, consistent lang talaga. Alam niyo ba si Michael Jordan, para maging 100% shooter yon, everyday yan nag-aaral ng mag-shoot. Alam mo ba si Manny Pacquiao, para maging magaling na boxer yon, everyday yan nagpa-practice, everyday. Everyday. Alam mo ba si Efrain Bata Reyes, yung hari ng billiard? Everyday yon. In fact, natutulog na yan sa bilyaran. Manny Pacquiao, natutulog na yan sa boxing arena or gym. Michael Jordan, before mag-start ang training, nauna na yan. Nag-shooting na yan. Kailangan na talaga everyday. Okay? So basta ulitin ko, communication, commitment, and consistency. That's the word for today. Hope naka-learn ka sa akin. My name is Vincent Arcales. Gawin mo yan kasi sa promo natin, 2 days to go, chance niyo na to na makuha yung RGS jacket natin. So hindi nyo yan bibilhin, hindi din yan kapalit ng ticket natin, but makukuha nyo yan na libre basta makapasali kayo ng tao. So, kunin nyo yun kasi masasama kayo sa pictorial ng buong RGS community na mag-jacket. Magpapagather tayo na lahat ng mga mayroong jacket. Mag-zoom tayo, Luzon, Visayas, Mindanao International. Mag-picture, mag-interview, tapos yun yung official natin. Lahat nakasuot ng RGS jacket. Okay? So yan, i-grab nyo yan. And then, okay? And then, i-apply niya yung sinabi ko. Hindi, basta yung sa akin lang, attitude importante. Kahit ano ka pa, kahit tambay ka pa, kahit ex-convict, kahit ano yung background mo, basta may tama ka attitude. Pag communication ka, commitment ka, consistent ka, matibay ka talaga pag yun mangyari. Okay? So, balik ko kay Coach Lindon. Thank you and to God be the glory. Yan. Okay, so yan. So may mga matutunan ba kayo? Diba? So may bagong ano na kayo ha? May bago, madami na mga tinuturo yung mga coaches na kayong mentors natin. Diba? So yung gagawin na talaga natin, i-apply. I-apply nyo ano yung tinuro ni mentor, i-apply natin yan. Diba? Para this week, diba? So this week, makukumahit natin yung goal na talaga natin na masali sa parafo ni Mentor Warren. Diba? Yung jacket. Racial alpha. Okay.
Ayan, so, di ba, so, dito pa ba kayo? Ayan, dito pa si Bison. Okay. Di ba, so, yan, then, tapos na po yung ating, tapos na po yung, ano natin, yung weekly recognition natin. Ha? Okay, so, stop muna natin ito, ah.